Gusto mo bang magtanim ng halaman sa iyong aquarium? Hello and welcome sa napasayang hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape. Ako si Kayo Richard Yung and this is Fishy Nature. Maganda na meron tayong mga halaman sa ating aquarium kasi nakakatulong to sa paglilinis ng tubig, magandang tignan at mas nararamdaman ng mga isda na nasa natural environment sila. So paano nga ba magtanim ng halaman sa ating aquarium? Bibigyan ko kayo ng tatlong tips na dapat natin i-consider kapag tayo ay magtatanim ng halaman sa ating aquarium o yung tinatawag na pag-aquascape. Una, alamin natin kung ano yung mga halaman na pwede sa aquarium. Hindi lahat ng halaman ay pwede natin itanim sa ilalim ng tubig. Baka mamaya, kumuha kayo ng mga halaman dyan sa tabi-tabi, tapos isipin nyo, uy, pwede pala may halaman sa aquarium, itanim ko kaya to. Hindi ganon ha. Pwede nyo i-search yung mga halaman na pwede sa ating aquarium para mas malaman nyo kung ano yung mga pwede doon. Or, pwede nyo bisitahin yung Facebook page namin. I-search nyo lang, fish-in-nature. Ilalagay ko yung link yan sa baba para if ever gusto nyo ng halaman, pwede kayong order doon. Nahahati sa dalawang kategori ang mga aquatic plants. Meron tayong tinatawag na low-tech plants at meron din tayong tinatawag na high-tech plants. Anong pinagkaiba ng dalawang yon? Ang high-tech plants ay ang mga aquatic plants na kailangan ng carbon dioxide injection or CO2 injection para mabuhay sila. Kailangan din ito ng mas malakas na lighting or mas magandang lighting compared sa low-tech plant. Ang low-tech plants naman, kaya niya mabuhay kahit walang CO2 injection. Tapos kahit na mas mahina ng konti yung ilaw compared sa high-tech plants. Ganun yung pinagkaiba ng low-tech and high-tech plants. CO2 injection at intensity ng ilaw. Mas marami tayong option sa high-tech plants. Nandiyan kasi yung mga red plants at saka yung mga carpet plants. Halos lahat yung mga yan is mga high-tech yung kailangan nila. Kailangan nila ng CO2 injection. So ang problema lang natin doon, medyo magastos. Yung low-tech naman, puro green halos yung mga plants nito, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi tayo makakagawa ng mas magandang aquascape or design kapag ka low-tech plants yung ginawa natin. Nasa talent yun na lang yan. Pangalawang tip natin is dapat alamin natin kung ano yung mga kailangan natin para buhayin natin yung mga halaman sa ating aquarium. Sa pagtatanim ng halaman sa ating aquarium, kailangan natin ng lupa, ilaw, at fertilizer. Kailangan natin ng lupa, especially kung yung mga halaman na gusto natin ilagay sa ating aquarium ay kailangan itanim. May mga halaman naman na hindi kailangan itanim katulad ng mga Java ferns, ng mga nubias at kung ano-ano pa. Pag-usapan natin yan sa iwalay na video. Sa soil, much better kung aqua soil yung gagamitin natin. Kung sand yung gusto nyo, nasa inyo yan. Kasi trinay ko mag-sand before, tumutupo naman yung halaman. Ang problema lang, hindi siya kasing ganda kapag ka sa aqua soil siya tinanim. Eh pwede bang lupa itself, yung mga garden soil, pwede ba yung Kuya Richard? Medyo nagtitipid kasi ako eh. Sinubukan ko rin yan dati. Trinay ko garden soil sa ilalim and then lava pebbles and then lava sand. Tumubo naman yung mga halaman, mga crepes yung tinanim ko doon. Ang naging problema ko lang doon sa discarding yon is the moment na gusto ko nang i-rescape yung aking aquarium. Nung ni-rescape ko na siya, ang baho, amoy yung burnal. At saka hindi mo na magagamit yung nilagay nating mga soil doon, at saka sand, at saka pebbles, kasi naghalo-halo na sila. So pagkatapos nating i-rescape yon, lahat ng nandun is tapon na. At saka baho talaga. Kaya mas mare-recommend ko yung aqua soil talaga yung gagamitin natin para sa pagtataniman ng ating halaman. Kahit anong brand, nasa inyo yan. Pero syempre, the more na mas mahal, most likely mas maganda yon. Pero kung natitipid tayo, kahit yung pinakamurang brand lang, imbis na gumamit tayo ng sand or ng garden soil, mag-aqua soil na tayo kahit yung mura lang. Sa ilaw naman, mas mare-recommend ko na bumili na lang tayo ng ilaw na sakto na talaga dun sa sukat ng aquarium natin. Ay nabibili naman pang high-tech at saka pang low-tech na lights eh. Pero kung gusto talaga nating magtipid at gusto nating mag-DIY ng ilaw natin, ang rule dyan sa low-tech setup, mga nasa 0.25 to 0.5 watts per liter yung kailangan nating ilagay na ilaw. Sa high-tech, mas maganda talaga. Bumili na lang tayo kasi may power meter pa yan. Medyo may spectrum pa na kailangan para mapalabas natin yung magagandang kulay ng ating mga halaman. Pero kung
gusto nyo talagang mag-DIY, at least 1 watt per liter kapag ka-high-tech. Ang fertilizer naman is optional. May mga halaman naman na kayang mabuhay kahit na walang fertilizer. Parang tayong mga tao, kaya naman natin mabuhay kahit wala tayong vitamins, di ba? Pero kapag may vitamins tayo, mas maganda. Ganun din sa halaman. Mas maganda, meron silang mga vitamins para mas maganda yung tubo nila. At kung naghahanap kayo ng fertilizer, message nyo lang ulit kami sa aming Facebook page, dyan sa link sa baba. Okay? Pangatlong tip na dapat natin consider kapag gusto natin ng buhay na halaman sa ating aquarium is alamin natin kung ano yung mga mas babagay na isda sa ating aquarium. Ang mga aquatic plants, mas gumaganda ang tubo nila at lumalabas ang kanilang kulay sa malamig at soft na tubig. Kaya nga pa planted aquarium, naglalagay pa tayo ng fan para mas mapalamig natin yung tubig ng ating aquarium para mas gumanda yung halaman. Dahil doon, ang pipiliin dapat nating isda na ilalagay sa ating planted aquarium ay yung pwede sa malamig at soft na water. Hey Richard, fighting fish na yung gusto ko ilagay sa aking planted aquarium, pwede ba yun? Pwede naman. Pipili ka nga lang ng mga plants na pwede sa warm water. Kahit pa paano. Normally mga crabs, dwarves, ganon. So meron naman kami yan. Actually, nagawa yan ng asawa ko eh. Tingnan niyo yung aquarium niya. Kung goldfish kaya kuya, pwede kaya ilagyan ng halaman yung aquarium ng goldfish? Well, kahit pa paano, pwede naman. Medyo konti lang yung plant selections natin. Ang kailangan natin doon yung mga hindi na tinatanim kasi nagbubungkal yung goldfish eh. At saka yung medyo matitigas yung dahon, katulad ng mga Java fern. Kasi prone sila kumain ng mga halaman. So yun yung mga plant selections na pwede natin gamitin. Mga Java fern, mga anubias, at kung ano-ano pang mga halaman na mabubuhay naman kahit idikit lang natin sa mga bato. At matigas ang dahon. Pero pag koi, much better, walang halaman. Medyo matakaw yun eh. Yun yung tatlong tips ko para sa inyo sa pagtatanim ng halaman sa ating aquarium or yung tinatawag na pag-aquascape. Una, alamin ang halaman na pwedeng ilagay sa ating aquarium. Pangalawa, alamin kung ano yung mga kailangan para buhayin ang halaman sa ating aquarium. At pangatlo, alamin kung ano yung isda na mas mabagay para sa planted aquarium. Hanggang sa muli, enjoy the hobby!